top 10 greatest battles in history. Welcome to Arvin Polo TV. Bago pa man natin makamit ang kasalukuyang panahon ngayon, sumabak muna ang ating mga ninuno sa mga digmaang nagbago sa ating kasaysayan, lalo na upang makamit natin ang democracy na ating nararanasan ngayon. Ang mga ito ay hindi lamang mga tagpo ng madugong tunggalian, kundi mga sandali rin ng malaking pagbabago, kung saan ang kapalaran ng mga bansa ay hindi maidikta, ang mga bayani ay ipinanganak, at ang mga strategy ng militar ay pinaghandaan. Kung kaya't sa video na ito ating babalikan at aalamin ang 10 greatest battles in history, mga labanang nag-iwan ng permanenteng marka sa global history at patuloy na pinag-aaralan at kinikilala hanggang sa kasalukuyan. Kaya tara, simulan na natin. Number 1, Battle of Marathon. Ang labanan sa Marathon na naganap noong 490 before Common Era ay isang historical moment sa kasaysayan ng Greece at itinuturing na isa sa mga pinakadakilang tagumpay sa larangan ng militar. Sa ilalim ng pamumuno ni King Darius Tremio ng Persia, sinikap ng Persian Empire na palawakin ang kanilang teritoryo sa Europe kabilang ang Greece bilang parusa sa Athens at Eritrea dahil sa kanilang suporta sa Ionian Revolt. Gayunpaman, ang labanan ay naganap sa baybayin ng Marathon, malapit sa Athens kung saan ang Athenian Army, na binubuo ng 10,000 hoplite at ilang daang mandirigma mula sa Plataea, ay humarap sa isang mas malaking Persian Army na tinatayang nasa 20,000 hanggang 30,000 warriors. Sa kabila ng kanilang maliit na bilang at sa pamumuno ni Miltiades, ginamit ng mga Athenian ang kanyang strategy na paglalagay ng mga army nila sa gilid, at sinadyang mahihina lamang ang nasa gitna upang akitin ang mga malalakas na mandirigma ng Persyan sa gitna at sa kalulusubin ng mga army na nasa gilid ang mga mandirigma ng Persya. Ang taktikang ito ay nagresulta sa isang tagumpay kung saan tinatayang nasa 6,400 Persian ang napatay habang 192 lamang ang napatay sa panig ng Athens. Ang tagumpay na ito ay nagpahinto sa unang pagtatangka ng Persya na sakupin ang Greece at nagbigay ng mahalagang panahon para sa mga Greek city-state na maghanda para sa mga susunod pang pagsalakay. Gayunpaman, ang battle sa Marathon ay naging simbolo ng determinasyon at kalayaan na nagbigay inspirasyon sa mga Greek na magpatuloy sa kanilang laban para sa kalayaan. Ang labanan din ang nagsilbing foundation para sa mga susunod na tagumpay ng Greece laban sa Persya, tulad ng sa Thermopylae at Salamis na nagpatibay sa ideya ng kalayaan at demokrasya na kalaunan, ay naging batayan ng Western civilization. Gayunpaman, ang Marathon ay hindi lamang isang tagumpay ng militar, kundi isang mahalagang aral na ang pagkakaisa at katalinuhan ay maaaring magtagumpay laban sa mas malalaking puwersa. Samantala sa modernong panahon, ang labanang ito ay ipinagdiriwang sa anyo ng Marathon Race, na pinangalanan mula sa 42-kilometer distance na tinakbo ni Pheidippides upang ipahayag ang tagumpay. Ang Battle of Marathon ay nananatiling simbolo ng tapang at kalayaan na nagbibigay inspirasyon hanggang sa kasalukuyan. Number 2, Battle of Gaugamela. Ang Battle of Gaugamela na naganap noong October 1, 331 before Common Era ay isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan kung saan hinarap ni Alexander the Great ng Macedonia ang hukbo ni Darius III ng Persia. Sa labanan na ito, na naganap malapit sa Arbela na modern Iraq na ngayon, ay pinili ni Darius ang patag na lupain ng Gaugamela sa pag-aakalang magbibigay ito ng advantage sa kanyang napakalaking hukbo na tinatayang nasa 100,000 hanggang 250,000 soldiers, kasama ang mga chariot at elepante. Subalit, sa kabila ng dami ng kanyang hukbo, nagtagumpay si Alexander gamit ang mas mahusay na strategy at discipline. Samantala, ang hukbo ni Alexander na may bilang na 47,000 soldiers lamang ay nagpatupad ng isang oblique attack kung saan sinadyang iniwasan ang sentro ng hukbo ni Darius upang mag-focus sa kanang bahagi na nagresulta sa pagkalito at pagkasira ng mga linya ng Persya. Sa isang mapangahas na galaw, si Alexander mismo ang nanguna sa kanyang elite cavalry at isinagawa ang isang critical na flank attack na nagtulak kay Darius na tumakas mula sa labanan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagresulta sa pagbagsak ng Persian Empire, kundi nagbigay daan din sa malawakang paglawak ng imperyo ni Alexander mula Greece hanggang sa Indus River na nagpalaganap ng kulturang Hellenistic sa buong Asia. Gayunpaman, ang labanan sa Gaugamela ay isang klasikal na halimbawa ng masining na pamumuno
at epektibong paggamit ng mga tactics na patuloy na pinag-aaralan sa mga paaralan ng militar. Ang tagumpay ni Alexander sa Gaugamela ay isang pangunahing sandali na nagbago sa direksyon ng kasaysayan. Nagpapakita ng kakayahan ng isang mas maliit na hukbo na magtagumpay laban sa isang mas malaking puwersa sa pamamagitan ng superior tactics at leadership na nagresulta sa pagbubuo ng isang bagong imperyo at panahon ng Hellenistic influence sa arts, science at philosophy na nagtagal ng maraming siglo. Number 3, Battle of Thermopylae. Ang labanan sa Thermopylae na naganap noong 480 before Common Era ay isa sa mga pinakasikat na labanan sa kasaysayan na nagpapakita ng walang kapantay na katapangan at sakripisyo sa harap ng napakalaking panganib. Sa ilalim ng pamumuno ni King Xerxes I, ang Persya ay muling nagsikap na sakupin ang Greece matapos ang kanilang pagkatalo sa Marathon. Nagtipo ng isang napakalaking hukbo na tinatayang nasa 100,000 hanggang 300,000 na sundalo. Sa kabila ng laki ng kalaban, 7,000 lamang ang Greek warriors, kabilang ang 300 Spartan sa pamumuno ni King Leonidas Thermaester na nagpasya na harangin ang pag-atake sa isang makitid na lagusan ng Thermopylae, isang strategic location na nag-alis sa advantage ng dami ng mga Persian. Sa loob ng 3 araw, matagumpay nilang napigilan ang malalaking bilang ng Persian army gamit ang kanilang mahusay na pagsasanay at ang makitid na space upang mapanatili ang kanilang posisyon. Gayunpaman, sa 4th araw natuklasan ni Xerxes ang isang lihim na daan sa paligid ng mga bundok mula sa taksil na si Ephialtes na nagbigay daan sa mga Persian na palibutan ang mga Greek. Bagamat alam ni Leonidas na sila'y napapalibutan, pinili niya na manatili at makipaglaban kasama ang kanyang 300 Spartan, ang ilang daang Thespians at iba pang mandirigma na piniling mamatay sa labanan kaysa sumuko. Ang kanilang sakripisyo ay nagbigay ng mahalagang oras para sa iba pang mga Greek na makapaghanda sa susunod na pagsalakay na humantong sa mga tagumpay sa mga labanan sa Salamis at Plataea, kung saan tuluyang natalo ng Greece ang Persya. Samantala, ang labanan sa Thermopylae ay hindi lamang isang militar na kaganapan, kundi isang walang hanggang simbolo ng katapangan, determinasyon at pagmamahal sa kalayaan. Ang kanilang pagharap sa laban, kahit halos tiyak na ang pagkatalo, ay nagbigay inspirasyon sa mga Greek na ipaglaban ang kanilang kalayaan at patuloy na nagbibigay aral sa atin tungkol sa halaga ng pagsasakripisyo para sa isang mataas na layunin. Number 4, Battle of Cannae. Ang Battle of Cannae ay naganap noong August 2, 216 before Common Era, ay isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan ng militar na nagtapos sa isang nakakagulat na tagumpay ng Carthaginian general na si Hannibal Barca laban sa mas malaking Roman army sa panahon ng Second Punic War. Sa labanan na ito, pinili ng Rome ang patag na kapatagan ng Cannae sa Apulia sa may southeastern Italy bilang larangan ng labanan, umaasa na ang kanilang mas malaking hukbo sa may bilang na 86,000 na sundalo ay magbibigay sa kanila ng advantage. Subalit si Hannibal, na may mas maliit na hukbo na humigit kumulang 50,000 na sundalo lamang na binubuo ng iba't ibang ethno-linguistic group mula sa buong Carthaginian Empire, ay nagpatupad ng isang masalimuot na taktik na tinatawag na double envelopment. Sa pamamagitan ng strategy na ito, sinadyang hinayaan ni Hannibal na umatras ang gitna ng kanyang linya habang pinalilibutan ng kanyang cavalry at infantry ang mga Roman mula sa magkabilang gilid na nagresulta sa kumpletong pag-atake sa hukbo ng Rome. Samantala, ang mga Roman sa kanilang pagtatangkang durugin ang hukbo ni Hannibal ay nahulog sa trap nito at nakaranas ng napakalaking pagkatalo, kung saan tinatayang 50,000 hanggang 70,000 na sundalo ng Rome ang napatay o nabihag, na isa sa pinakamalalang pagkatalo sa military history. Bagamat nagtagumpay si Hannibal, hindi niya nagawang gamitin ang tagumpay na ito upang ganap na lupigin ang Rome dahil sa kakulangan ng suporta mula sa iba pang mga Italic states. Kung kaya't ang pagkatalo ng Rome sa Cannae ay isang matinding pagkabigla, ngunit nagpatibay ito ng kanilang determinasyon na bumangon at magtagumpay sa huli. Number 5, Battle of Zama. Ang labanan sa Zama na naganap noong 202 before Common Era ay isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan na nagmarka ng pagtatapos ng Second Punic War at nagbigay daan sa pagdiscover ng Rome bilang pangunahing kapangyarihan sa rehiyon ng Mediterranean. Matapos ang mga tao ng matagumpay na pakikipaglaban ni Hannibal laban sa Rome, kabilang ang kanyang maalamat na pagtawid sa Alps, napilitan siyang bumalik sa Carthage
upang ipagtanggol ang kanyang bayan mula sa Roman general na si Scipio Africanus na matagumpay na nakipaglaban sa mga puwersa ng Carthage sa Iberia at nagpa siya na lusubin ang mismong Carthage sa North Africa. Gayunpaman, ang labanan ay naganap sa Zama na isang patag na kapatagan na favorable para sa mga malalaking puwersa ng infantry at cavalry. Sa kabila ng pagkakaroon ng humigit kumulang 40,000 na sundalo, kabilang ang mga veteran warriors at 80 war elephants, si Hannibal ay natalo sa harap ng mahusay na strategy ni Scipio. Ginamit ni Scipio ang Numidian cavalry na dating kakampi ng Carthage, ngunit nagpalit ng panig upang talunin ang Carthaginian cavalry at palibutan ang hukbo ni Hannibal. Ang disciplined and organized tactic ng mga Roman at ang biglaang pag-iwas ng mga elephant war ay nagbigay sa kanila ng malaking advantage. Sa huli, ang Carthaginian infantry ay napalibutan at napaslang at ang tagumpay ng Rome ay nagwakas sa Second Punic War. Kung kaya't ang pagkatalo ng Carthage ay nagresulta sa isang mapait na kasunduan ng kapayapaan kung saan sila ay napilitang sumuko ng malaking bahagi ng kanilang teritoryo, bayaran ang malalaking bayarin sa Rome at limitahan ang kanilang hukbo. Gayunpaman, ang labanan sa Zama ay nagpatibay sa Roma bilang isang hindi matitinag na kapangyarihan at gumawa ng foundation para sa paglawak ng kanilang imperyo sa buong Europe, Asia at South Africa. Samantala, si Hannibal, na itinuturing na isa sa pinakamahusay na mga general sa kasaysayan, ay napilitang tumakas at magtago mula sa mga Romans hanggang sa kanyang kamatayan. Number 6, Battle of Tours. Ang Battle of Tours, na kilala rin bilang Battle of Poitiers, ay isang makasaysayang labanan na naganap noong October 10, 732 Common Era, na nagbigay daan sa paghubog ng hinaharap ng Western Europe. Sa pamumuno ni Charles Martel, ang mga Franks ay nakipaglaban sa puwersa ng Umayyad Caliphate sa ilalim ng pamumuno ni Abdul Rahman al-Ghafiqi. Sa panahon ng 7th century, ang Umayyad Caliphate ay mabilis na nagpalawak ng kanilang teritoryo mula sa Iberian Peninsula patungo sa Southwestern Europe. Nang maabot nila ang Gaul na ngayon ay France na, binalak nilang ipagpatuloy ang kanilang pananakop, ngunit hinarangan sila ng mga Franks. Samantala, sa harap ng isang potensyal na malaking pananakop ng Muslim sa Western Europe, nagtipon si Charles Martel ng isang hukbo na tinatayang nasa 20,000 hanggang 30,000 na sundalo na karamihan ay mga infantry na sinanay sa disiplina at determinasyon. Sa kabilang banda, ang hukbo ng Umayyad ay may bilang na tinatayang nasa 25,000 hanggang 50,000 na pinangungunahan ng mga skilled cavalry. Gayunpaman, upang labanan ang mas malaking puwersa, pinili ni Charles Martel ang isang defensive strategy, nag-camp sa isang mataas na lugar at naghanda para sa pag-atake ng Umayyad. Sa kabila ng paulit-ulit na pagsalakay ng Umayyad cavalry, ang solid formation ng Frankish ay nanatiling matatag at sa huli ay nabigo ang mga Muslim na wasakin ang kanilang depensa. Samantala, ang pagkamatay ni Abdul Rahman sa gitna ng labanan ay naging dahilan ng kaguluhan sa kanyang hukbo na nauwi sa kanilang pag-atras. Gayunpaman, ang tagumpay ng mga Franks sa Battle of Tours ay naging dahilan upang ihinto ang paglawak ng Islam sa Western Europe at gumawa ng foundation para sa kapangyarihan ng Frankish Empire na kalaunan ay mamumuno sa ilalim ni Charlemagne. Itinuturing ang labanan na ito na isang kaganapan na nagpabago sa kasaysayan, pinigilan ang Islamic influence sa Europe at pinalakas ang Kristyanismo bilang isang dominant religion. Samantala, ang tagumpay ni Charles Martel ay hindi lamang isang tagumpay sa larangan ng labanan, kundi isang mahalagang tagumpay na humubog sa cultural at political direction ng Western civilization na may impluensyang nararamdaman hanggang sa kasalukuyan. Number 7, Battle of Hastings. Ang labanan ng Hastings na naganap noong October 14, 1066 ay isang makasaysayang labanan na nagbigay daan sa malalim na pagbabago sa kasaysayan ng England and Europe. Sa pagkamatay ni King Edward the Confessor noong January 1066, ang trono ng England ay naging sanhi ng labanan sa pagitan ng tatlong malalakas na pinuno na sina Harold Godwinson, na itinanghal na hari ng Witenagemot si William, Duke ng Normandy, na nag-angkin ng trono batay sa ipinangako sa kanya ni Edward, at si Harald Hardrada ng Norway, na nagsabing may karapatan din siya sa trono. Matapos ang isang matagumpay na pagtatanggol ni Harold laban kay Harald Hardrada sa labanan ng Stamford Bridge,
Ang kanyang mga hukbo ay agad na kinailangang humarap kay William na tumawid sa English Channel at bumaba sa Pevensey sa may Southeast England. Sa kabila ng pagod mula sa naunang laban, ang hukbo ni Harold na binubuo ng mga Huscarl at Ferd ay mabilis na lumusong upang harapin ang mga Normandian. Nagtagpo ang dalawang hukbo malapit sa Hastings kung saan ginamit ni Harold ang kalamangan ng posisyon sa Burol upang ipagtanggol ang kanyang puwersa. Gayunpaman, sa gitna ng labanan, ginamit ni William ang isang taktik na pagpapanggap na umatras upang linlangin ang mga ito na habulin ang kanyang mga sundalo, na nagresulta sa pagkawasak ng kanilang mga sundalo sa depensa. Samantala, ang Norman Cavalry kasama ang Infantry at Archer ay nagtagumpay sa pagwasak sa hukbo ni Harold, at ito ay naging rason ng kanyang pagkamatay na isang insidente na madalas isalaysay ang pagtama ng palaso sa kanyang mata. Ang pagkatalo ng mga English ay nagbigay daan kay William na sakupin ang England, at siya ay kinoronahan bilang William Pernpoux noong Pasko ng 1066. Ang labanan ng Hastings ay hindi lamang isang tagumpay kundi ang simula ng pamumuno ng Normandy sa England, na nagdala ng malalim na pagbabago sa sistema ng pamamahala, wika at kultura ng bansa. Ang pagsasanib ng English at Normandy na impluensya ay gumawa ng foundation para sa modern England, na nagbigay buhay sa isang bagong uri ng kaharian na may matibay na structure at mas pinatibay na monarchy. Ang labanan ay patuloy na itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang tagumpay sa kasaysayan ng Europa, na nagpapatuloy bilang isang halimbawa ng kahusayan sa estratehiya at pamumuno. Number 8, Battle of Waterloo. Ang Battle of Waterloo na naganap noong June 18, 1815 ay isa sa mga pinakasikat na labanan sa kasaysayan na nagtapos sa mga ambisyon ni Napoleon Bonaparte na muling buuin ang kanyang imperyo. Matapos ang kanyang pagbabalik mula sa pagpapatapon sa Elba at ang mabilis na pagtipon ng hukbo, hinarap ni Napoleon ang puwersa ng 7th Coalition na binubuo ng mga puwersang British, Dutch, Belgian at Prussian. Sa ilalim ng pamumuno ni na Duke of Wellington at Field Marshal Gebhard Leberecht von Blücher, ang labanan ay naganap sa maliit na bayan ng Waterloo na modern Belgium na ngayon, kung saan si Wellington ay nagtayo ng isang matibay na defensive position sa isang burol, habang ang mga puwersa ni Napoleon na may bilang na humigit kumulang 73,000 na sundalo ay sinubukan na durugin ang hukbo ng koalisyon bago dumating ang mga Prussian reinforcements. Sa kabila ng aggressive attacks ng mga French, ang mga puwersa ng British at kanilang mga kakampi ay matagumpay na napigilan ang mga ito sa pamamagitan ng kanilang mahusay na alignment and defense. Samantala, ang sitwasyon ay lalong naging mahirap para kay Napoleon nang dumating ang mga puwersa ni Blücher galing sa Japan at sinimulan ang isang matinding attack and defense na nagbunsod ng pagkatalo ng mga French. Ang pagkatalo ni Napoleon sa Waterloo ay nagresulta sa ganap na pagkawasak ng kanyang hukbo sa pilitang pag-urong pabalik sa France at ang kanyang huling pagsuko na humantong sa kanyang ikalawang pagpapatapon sa isla ng St. Helena, kung saan siya namatay noong 1821. Ang labanan na ito ay nagmarka ng pagtatapos ng Napoleonic Wars na nagbigay daan sa isang bagong kapangyarihan sa Europe sa pamamagitan ng Congress of Vienna, na nagbalik envy, stability and peace sa continent pagkatapos ng halos 2 decades war. Ang Battle of Waterloo ay nananatiling isang makasaysayang simbolo ng pagkatalo at tagumpay, at isang mahalagang aral sa kasaysayan ng militar na patuloy na pinag-aaralan at binibigyang halaga bilang isang halimbawa ng mahusay na pamumuno, tactics at strategy na nagkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa kasaysayan ng Europe. Number 9, Battle of Gettysburg. Ang Battle of Gettysburg na naganap mula July 1 hanggang July 3, 1863 ay isa sa mga pinakasikat at makasaysayang labanan sa Civil War ng Amerika na nagbigay daan sa isang mahalagang pagbaliktad ng takbo ng digmaan na magiging pabor sa Union. Sa ilalim ng pamumuno ni Confederate General Robert E. Lee, naglunsad ng isang aggressive campaign ang Confederacy na tinawag na Gettysburg Campaign, na naglalayong dalhin ang digmaan sa Northern Territory upang makuha ang suporta ng mga Northern States at foreign countries. Sa kabutihang palad para sa Union, nagkasundo ang kanilang mga puwersa sa pamumuno ni Major General George G. Meade at ang hukbo ni Lee sa bayan ng Gettysburg, Pennsylvania, na nagresulta sa 3 araw ng matinding labanan.
Sa unang araw, nagtagumpay ang mga Confederate na palayasin ang mga puwersa ng Union mula sa bayan, ngunit nabigong sirain ang kanilang defense sa mataas na lugar ng Cemetery Hill. Sa ikalawang araw, ang mga pagsubok ni Lee na palibutan ang mga puwersa ng Union sa pamamagitan ng sabayang pag-atake ay nauwi sa malaking labanan sa Little Round Top, Devil's Den at iba pang mga lugar. Ngunit ang mga puwersa ng Union ay nagtagumpay sa pagdepensa ng kanilang mga posisyon. Sa ikatlong araw, inilunsad ni Lee ang kilalang Pickett's Charge, isang malaking frontal assault na naglalayong basagin ang center ng military ng Union sa Cemetery Ridge. Gayunpaman, ang mga puwersa ng Union ay matagumpay na nakapaglaban at itinaboy ang mga Confederate na nagresulta sa malubhang pagkatalo ni Lee. Ang labanan na ito ay nagpatibay sa pangako ng Amerika sa mga prinsipyo ng kalayaan at pagkakapantay-pantay, lalo na sa pamamagitan ng makasaysayang Gettysburg Address ni Pangulong Abraham Lincoln na nagpahayag ng muling pagsilang ng kalayaan at demokrasya sa bansa. Number 10, D-Day, the Battle of Normandy. Ang D-Day, na kilala rin bilang Battle of Normandy, ay isa sa mga pinakadakilang labanan sa kasaysayan ng World War II na nagsimula noong June 6, 1944 at nagmarka ng simula ng pagtatapos ng Nazi Germany. Ang operasyon na bahagi ng mas malawak na Operation Overlord ay isinagawa ng mga Allied Forces kabilang ang United States, United Kingdom, Canada at iba pang mga bansang kaalyado laban sa matatag na depensa ng Nazi sa baybayin ng Normandy, France. Ang D-Day ay nagsimula ng pinakamalaking amphibious invasion sa kasaysayan, kung saan higit sa 156,000 troops ang tumawid sa English Channel at lumusob sa limang sektor ng baybayin na pinangalan ng Utah, Omaha, Gold, Juno at Sword. Ang paglunsad ng operasyon ay sinundan ng masinsinang aerial at naval bombardment na nagbigay daan sa mga Allied Forces na makalapag, bagaman naharap sila sa matinding depensa, lalo na sa Omaha Beach, kung saan nakaranas ng pinakamabigat na casualties. Sa kabila ng malalaking disadvantages, nagtagumpay pa rin ang Allied Forces na magtatag ng foothold sa Normandy at nagsimulang mag-advance papasok sa France. Ang labanang ito ay tumagal ng ilang linggo, kung saan patuloy na dumating ang karagdagang troops at kagamitan mula sa Allied side, habang dahan-dahang na-corner ang mga German na pinangunahan ni Field Marshal Erwin Rommel, hanggang sa pagkatalo nila sa Falaise Pocket noong huling bahagi ng August 1944. Samantala, ang tagumpay sa D-Day at sa sumunod na Battle of Normandy ay naging daan para sa pagpapalaya ng Paris at ng iba pang bahagi ng Western Europe mula sa kontrol ng Nazi. Sa military perspective, ang D-Day ay naging halimbawa ng kahusayan sa pagpaplano, disiplina at koordinasyon, habang sa political at cultural context, ito ay naging simbolo ng pagkakaisa at determinasyon ng mga bansang kaalyado na labanan ng tyranny. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang nagbigay daan sa pagbagsak ng Nazi Germany, kundi gumawa rin ng foundation para sa muling pagtatayo ng Europe at ang pagtatapos ng World War II. Ang D-Day ay patuloy na isinasabuhay bilang isa sa mga pinakamatagumpay na operasyon sa kasaysayan ng digmaan na may malalim na impluwensya sa kasaysayan ng mundo.